and he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Sabay, that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. And let's pray. Lord, I'm salamat sa inyong mga salita na kami po ay pagpalaan niyo ulit sa series na ito, Lord, bagong book. Saan balik kami sa Thessalonians, Panginoon, 3 chapters lang, but I pray na makita namin yung power dito, Lord, saan silang po ay minawarningan again, tinuturuan, hindi po nakawala yung warning, Panginoon, sa mga tao, Lord, na hindi sumusunod sa inyo, Panginoon. So I pray na palayan niyo pa ang series. Sa lahat po, Lord, sa panibagong taon, Panginoon, as a church, I pray na kayo po lagi mamuna sa amin, yung mga maganda namin ginagawa, Panginoon, nakakalugod sa iyo, ay ito may pagpatuloy namin, at yung hindi naman, ay kung meron man, Panginoon, ay tigil. Or kayo pong magagabay sa bawat isa, Panginoon, yung mga programa dito, Lord, mga preaching, ang fellowship, Panginoon, nawa ito ay lahat makalugod sa inyo. So kayo po lagi manguna at malulati in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapopo. Yeah. Okay, ito na naman tayo. Bagong book, no? So again, medyo i-recap ko lang po yung 1 Thessalonians. Natapos po tayo last time. Again, yan po ay lugar sa Thessalonica. Meron lang po yun, no? So, bakit sinusulatan? Well, wala pang text dati, wala pang call, wala pang Bible. So, mga bagay na pinapagawa sa kanila, siyempre sinusulatan. Ganun lang po yun. Saan na ba yun? Yan. So, recap ko lang mga bilis po, no? Yung 1 Thessalonians, meron tayo doon 8 weeks. Do meron po yung 5 chapter, pero yung isa kasi maikli. Yung first chapter, parang ngayon. Kaya isa lang po yan. Title po natin, The Living God. And next is The Bold and But Gentle Behavior of the Lord's Servant. Nakita natin yung kay Paul doon. No? Siya ay matapang, pero siya ay gentle. Pwede pala yun. Oo naman. Ganun tayo dapat lahat. And then, yung sa Thessalonians 2, second part is yung crown of rejoicing. Nakita natin doon na may pangako ng Panginoon sa mga naglilingkod sa Kanya. So, lalo natin yung crown, parang corona, symbol yun ng success, ng royalty. So, yan ang bibigay sa atin. And then, perfect that which is lacking. Of course, kahit saan church, maya, tingnan natin, ano ba bang kulang natin? Meron pa ba? Siyempre, meron. Dahil ko naisip pag wala kayo dito, pag mag-isa lang ako. Dahil pa natin kailangan ayusin, of course, nga pa salamat tayo, ano meron tayo, pero may mga kailangan ayusin. Amen? The Lord is the Avenger. So, kung sakaling tayo, parang itong chapter 1, lagi tayo may kalaban eh. Amen? Hindi tayo nang-aaway, pero nandiyan talaga yun. Nag-aandaan lang. Then, nadaanan po yung rapture, of course, sa chapter 4. Yung pinaka-pinaka main malinaw na passages sa rapture. Then, children of light. Then, sanctify you holy. So, parang Timothy rin, ang mga laging team nito is para sa atin. Kahit maging malago, mapaglingkod sa Diyos, mag-glorify ang Diyos. So, ganun tayo. Anyway, pero ang title po ngayon natin is, hindi ito sa second to the last, sabi dito, And Work of Faith with Power. Yan po ang title natin ngayon. So, maraming sikat na dito, pero dun tayo sa again, Work of Faith with Power. Trabaho ng pananampalataya na may kapangyarihan. Hindi ganun kapamilya, pero yun ang gusto natin bigyan ng daan ngayon na medyo kailangan natin as a church. Okay, so simulan natin. Sabi dito, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians in God, our Father, and the Lord Jesus Christ. So again, second epistle to, at least na naka-record.
Silvanus po yan ay si Silas, Timoteus, Timothy lang yan. Yan po yung mga Greek name nila. Okay, yung Thessalonica, Greek city po yan. So, yan. Binabati lang sila. So, second verse, sabi dyan, grace unto you and peace. From God our Father and the Lord Jesus Christ. So, madalas po yung salutation, no? Ibig sabihin, ito yung laging, kung nakikita lang tayo dyan. Of course, we're minding our own business. At lalo na yung pag dumating kayo sa church, sa ating meeting, yun yung gusto nating meron ng bawat isa. Ibig sabihin, hindi laging walang problema, di ba? Pero, yun ang ating binabati or nasa isip ko, wish eh. Parang ganun yun ang ating gusto para sa isa't isa. Amen? Kasi kailangan natin ng grace. Ibig sabihin po niyan, yung pabor ng Diyos. Ayan. And then, peace. Okay, sinong walang kapayapaan ngayon? Iba, baka iba, kaya ganun, di maka-attend, nalilate, walang kapayapaan. Dumarating po talaga yan, pero kaya nga again, bukod sa grace, ang gusto natin, lagi tayo may kapayapaan. May kapayapaan tayo sa una sa Diyos. Kasi pag wala, ang hirap. Man, dito ka na ba? Mangiling mo na. Bilis, para may peace. Okay. From God, hindi lang basta kung kanino-kanino, no? Kaya nga dyan, sa Diyos, our Father, and the Lord Jesus Christ. So, very basic. Pero, gusto natin, may kapayapaan tayo in grace galing sa Diyos. Kasi minsan, di maiwasan, pag ikaw ay nililigod sa Diyos, wala kang kapayapaan sa ibang tao. Amen? Parang di mo nga nakikita na magkakaroon, eh. So, kaya nga yung ating lesson sa Monday, ganun, eh. So, sana hindi kayo panghinaan. Okay? Ganun yung buhay natin. Eh. Pero, nawa, sa Diyos, meron tayong kapayapaan. Okay? Tuloy natin. Iksi lang ito eh. Ito na. We are bound to thank God always for you, brethren. Ano yung sabihin ng bound? Nakatali. Pero obviously, hindi yung sabihin. Ito yung sabihin, parang lagi niyang gusto magpasalamat. Kaya napansin niyo yan, di ba? Dito, sa church. Sino naglilingkod talaga dito? Lahat naman tayo, pero, ano? So, mula ko na ito, nag-praise tayo, nag-aral tayo. Sino naglilingkod talaga? Di ba? Ayun. So, bukod sa sinundo kayo. Pero, di ba, hindi kayo sinundo. Pero, sakit na nakatawa ko sa, ano? Bata ako pa, ilang taon na ba ako? Yeah, kasi nabanggit din lagi sa ni Pastor to eh, sa totoo lang. Kasi nga, mayroong mga attitude yung mga Kristiyano na atin lang! Parang pipilitin mo pa, di ba? Nagulat kayo, no? Kasi sa totoo lang, ganun minsan, di ba? Atin ka na! Pag isang taon na lang ganun, parang hirap, di ba? So parang, sige na nga, umatin na. Pag umatin yan, parang, alam mo na, siyempre, pag ikaw nasa una, nakikita mo eh. Gulat ka ba? So, parang naiinip, di ba? Again, naiintindihan mo kasi nga yung utak ng mga taong ano pa, hindi pa gano'n ka, ano? Sa kantahan, hindi excited, gano'n eh. So, dinadala mo yun. Lalo, pag mapakanta ka, di ba? Minsan nga, si Bud, nawawala ng ano eh. Kaya huwag kang, ano, Bud, tsagain mo lang. Ngitian mo, encourage mo, gano'n tayo eh. Di ba? Kasi mahirap. So, yun, ang naglilingkod talaga, yung sino man dito. So, sino dapat magpasalamat? Yun ang tanong. Eh, bakit? Ah, magpasalamat, nandito tayo lahat. Di ba, napansin nyo? Kasi nga, yun, ganun din si Paul. Alam nyo po yun. Na kahit siya yung naglilingkod, nagpapasalamat siya dun sa mga kapatid. Kasi nga, alam niya rin naman, yung iba niya may pinagdadaanan. Alam mo na, napaka-importante ng oras nila. No? Lalaro pa. Nakakahiya, no? Pero, salamat, umatin. Di ba? Ganun po yun, eh. Hindi sarcastic ako, ah. Sana tumatalab. Okay. So, yun. So, ganun talaga po, no? Kaya ako, nagpapasalamat. Pag nandito kayo, pasalamat ako sa Diyos, pati sa inyo. Kasi nga, salamat, nagtatapat kayo. Amen? Kahit paano. Lalo na pag, nandun, nausubok na kayo, lalo na, nga, pag dumating kayo sa
Nga sana, magtagal talaga kayo dito, no? Hanggang tumanda na si Yesha dito, si Rayray, si Lola Rayray na dito, saka si... wala na pala ako nun. So yun, so sana tayong patuloy sa Panginoon. Yan. Kasi sabi dito, as it is meet. So meron ding ano, di ba? Salamat naman at tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Dapat lang, parang ganun eh. At dapat din siya magpasalamat at dapat lang tayo magpatuloy. Parang ganyan. Oh, both ways yun eh. Because that your faith groweth exceed. Yun maganda pag lumalago tayo. Kasi again, yung iba kaya hindi lumalago. Walang ka effort eh. Wala ka rin effort eh. Kaya pag lumalago kayo, nakikita ko ito dati, ganyan-ganyan lang ngayon. Maglilingkod na rin sa Diyos. So, salamat, di ba? Napasalamat si ito. Nagpasalamat din yung lingkod ng Diyos. So, kayo din. Ayan. And the charity of every one of you all toward each other abounded. Yan ang maganda rin doon. Kasi hindi lang ang mga Catholic, diba, dati nakita lang sa church, kala mo mga church talaga eh, diba? Hindi naman, hindi nga magkakilala eh. Ngayon tayo magkakilala tayo dito, paano pinagpapasalamat din ni Paul pag tayo ay nagmamahalan at hindi lang nagmamahalan, hindi automatic yan eh. Kaya sabi dyan, oh, abounded. Okay, kaya kanina yung growth naman, lumalago, ganyan po yung pagkay lumalago, yung dating, tingnan niya mga katabi nyo. Yan yung mga katabi nyo, yan yung ano nyo eh. Pero minsan, iba naman yung katabi nyo, okay? Kausapin nyo naman, parang kailan ko ba gusto sabihin yun. Hindi, ito na nga, gusto kong sabihin sa inyo, kapag medyo maaga kayo, may konting time, may fellowship kayo, party yan ang buhay natin. Diba? Pag nangita ka dyan, walang kinakausap. Kasi may mga ganun eh. Ako, ganun ako dati. Hindi mo ako inapos, hindi kita approach. Kasi wala eh. Contento na ako sa maliit kong ano eh. Mundo. Oh, may mga ganun tao eh. Nag-observe-observe lang. Ganyan-ganyan. Ah, ganun to. Maingay to. Ito, ano to. Iba, nag-i-enjoy na. Iba-ibang tao. Ngayon, eh, paano tayo niyan? Lalo na ngayon, pinag-uusapan ngayon, growth na kasi 5 years na tayo. Alam nyo, isa sa mga katulong para sa iba na mag-stay din, alam nyo ba yon? Kasi again, di mo alam kung anong pinagdadaanan yan eh. Yung iba, ngayon, agad, pasalamat. Pastor, tingnan mo na, tapat na tapat ako. Eh, paano hindi eh? Anak kita eh. Diba? Lakan choice eh. Iba dyan, talagang hirap pag wala nag-akay sa kanila. Amen? Kaya yan ang gusto kong sabihin pala dito, ang review ko to. So dapat, habang tumatagal tayo daw, kung dating hindi mo siya pinapansin, at least umaten ka, hindi mo siya pinapansin dati, nakikita-kita mo lang siya, ganyan. Pag nag-increase yung pagmamahal mo sa bawat isa, yun na, dati hindi mo binabati, binabati mo na, or na-offer mo ng pagkayo, tinitiram mo, diba? Ayun ang ano sa atin, kaya may fellowship lagi tayo sa pagkain. Kahit man lang dyan, magkaroon kayo ng time na ngayon, ubusan yung kasama nyo. Lalo, magkakagalik pa kayo niyan. Nakita mo naman na may mga time na ganun eh, na kulang. Doon na kulang, or parang yung ano, di ba, ang alat nung ano. Hindi, kulang tayo ng ano, ulam. O, tirahan naman tayo. Amen? Dapat yung ating pag-ibig ay umaapaw. Amen? So, nakakatuwa yun sa likod ng Diyos. Ganun din kayo sana. Kung natutuwa kayo sa likod ng Diyos, pasayahin nyo rin. Ano ba nagpapasaya sa iyo, Pastor? Eh, di yung maayos kayo. Ganun lang naman eh. Kaya kasi sabi sa inyo, di naman naghahanap ng birthday bash, di ba? Ano naman yan. Anyway, tuloy natin. So that we ourselves glory in you. Again, yung win na sinasabi dito, yung mga likod ng Diyos, ng tatlo. So, I'm sure marami pa sila. Kaya sinasabi lang niya, kami ay nagagalak sa inyo in the churches of God for your patience and faith in all your persecution and tribulations that you endure. Kasi niya, verse 4 pala, problema na naman. Lagi na nabanggit yan, di ba? May problema pag tunay kang church, tunay kang mananampalataya, di mo mawala yung mga kalaban eh. Ba't yung kaka-problema? Kasi anak na mo sila ng Diyos, pinagpapalaan ng Diyos. Kasi mayroon pa rin pagsubok at hanggang ano to, yung mga kalaban dito hanggang ano. Hanggang ba yan? Yan, hanggang verse 9. Makita niyo yun?
Pag-usapan natin yung mga kalaban. Hindi yan very negative, pero party yan ng ating buhay. Okay, so ulitin ko lang ha. Ito pa rin sa 4, sabi dyan, so we ourselves glory in you in the churches of God for your patience. Ganun pala yun. Kailangan ng patience. Hindi yung, boring na ako, wala nang bago ha. Ano kasi, tumambling ako dito, kaya sumabit ako. Uy, natin na ako ulit kasi may... Yung pag ganyan, makikita mo, kitang-kita ko yung mga ganyan pag naboboring na ayaw ko anong hinahanap. Sundan mo kasi yung flow ng pag nag-uusapan dito. Hindi ka maboring. Pag naintindihan mo. Problema, pag ayaw mo talaga eh. Yun ang problema eh. O may iba kang hinahanap. Okay? So, pero may mga time talaga na kailangan mo ng konting patience. For example, kung ikaw na yung, alam mo na, kaya si DM, nagtuturo na, pwede ka na ba dun eh? Tagapagturo ka na lang. Minsan baka nababoring ka na dun eh. Nababoring ka na ba? Hindi naman. Maganda nga yung pinapanood ko kayo. Sabi ko, okay itong mga to. Kaya tumantua yung mga mga Amerikano. Padalan daw tayo, wala. Nautuwa sila ng gano'n. Kasi mga Kristiyano, Kaya nakikita yung mga puro kalokohan sa labas eh. Kasi makikita nila may mga maayos na churches. So nautuwa po yung mga yan. Kaya sana huwag kayo mag-isawa. Amen. Si Mami Enyo man, nakikiano din eh. Kaya ako din. Ako din, gusto ko pala yung copy nyo na yan. Yung bigyan ng copy. Wala akong ginagawa. Yung 10 songs na tsaka yung chords. Ha? Bigyan mo ako nun. Ano nga, bigyan mo ako. Nag-print na ata kayo, di ba? Dito. Meron na, di ba? Ayun, and then more, ha? Gagawa pa tayo ng marami. Yung iba pala, doon sa main playlist ko, binura ko na yung mga nasablay-sablay. Kaya maganda nyo nang gawin nyo ng playlist nyo din. Amen? Matulog kayo or what? Nabiyahe. Diba? Yung may isang preaching ko, pakinggan nyo rin. Natalo ako sa views eh. Puro kayo na lang. Anyway, lalo yung may mga na-miss. Bira kayo, may pang TikTok kayo eh. Wala kayong... Yan, so patience! Amen? Amen. So ano yung mga pinagpapasensyahan ng member? Madami, I'm sure, pag sa buhay nyo rin. Lalo na pag nag-tice na rin kayo. Siyempre, alam nyo, pera-pera yan eh. So, siguro iba, pag nakailang taon na, ilang taon na tayo. Si Brad, ilang taon na, isa pa lang, no? Sina Kuya June, isa pa lang. Tingnan ko yung mga nauna talaga dito, si Narayra, iba ko sa Pioneer, ha? Ayan. Nubura kasi ako ng mga backup, Nakakatuwa din, ang bilis. Eh, si na anong, liliit pa, si Ezi. Ang liit ni Ezi. And then, ayan. Okay, pasensya natin yung mga, ibig sabihin, may mga bagay na din ako ng mabilisan eh. So yan, magpasensya natin yung mga kapatid. Si pastor niya, pagpasensya nyo rin minsan. Okay, pero dito actually, yung sinusubok dito, yung tinutukoy dito, yung mga pagsubok dahil sa mga lokong-lokong nasa labas. Mga unbeliever, basically. Hindi naman reprobate lahat, pero kinakalaban tayo, okay? We have persecution and tribulations that endure. So kasi hindi ka hindi ka na nag-endure, kasi inaasal ka nga. Bible. So hindi mo na tagalan. Ano mangyayari sa iyo noon? Inaasal na lang ako lagi, huwag na nga lang. So hindi mo na tagalan 'yan, babalik ka sa dating mong buhay. Amen. Kaya malinaw po dito 'yan, isa sa mga in-endure natin. Mamaya ito matindi kasi may sumpa doon sa mga kalaban, tingnan niyo. Which is a manifest token of the righteous judgment of God. Okay? That he may be counted worthy of the kingdom of God, for which he also suffered. So again, ang tema na dito, binabalikan yung mga nag-suffer, yung mga Kristiyano. Masabi dyan, okay lang yan. Diba sinabi nito sa, hindi nagkamali, sa 1 Thessalonians 1.18. Dati kong abisado yung ngayon, hindi na eh. Basigan lang natin ha. Mali. Kung chance ba yun? O, 8. Nahula ako, ah. 1 Corinthians 1.18. Parang ganun, eh.
Mali. Token din yun eh. Natin ah. New Testament. Philippians. Okay. Philippians 1:28. Okay. Sabi dyan, for nothing terrified by your adversaries which is to them the evident token of perdition. Pag sabi po ito, kailan nyo yung token? Yung parang nagpapakita na isang bagay na hindi nakikita. For example, yun nga, yung flower. Binigyan ka ng flower. Ang sabihin nun. Ha? Hindi nga lang. Hindi ka na, love ka niya, di ba? So dahil yung love ko, hindi mo makikita eh. Bigyan kita ng either ngayon, iba na GC na eh. GC. Alam niyo ba yun? Or pera. Anyway. So napapakita daw yung mga loko-loko daw, kaya nila ikaw ay niyayari. Hindi naman kailangan. Kung ayaw nila sa'yo, di iwasan ka na lang. Pero bakit ka tinitira talaga? Kasi yun ay pagpapakita daw ng kanilang perdition. So, ibig sabihin, unsaved. So, kabalik tala naman nun, pag kayo pinipersecute na wala kang ginagawa, parang token din naman yun ng iyong kaligtasan. Nakita niyo yun? Kaya binalikan ko to eh. Pero balik tayo sa kanina. So, parang ganun din kasi. Which is a manifest token of righteous judgment of God. So, pag ikaw ay righteous, at ikaw ay pinipersecute, gusto daw ng Diyos yun. Hindi sa gusto, pero yun talaga ang parang kanina, na ganun talaga yun, ganun ang buhay. Pag-iinitan ka, pero okay lang yun. So, besides that you may be counted worthy, sa Tagalog, para ikaw ay mabilang na karapat-dapat. So, pag translate mo yun, ganun pala, kailangan pala talaga i-persecute. Ngayon, huwag mong hanapin, ha? Ay, persecute mo nga ako. Darating at darating yan, iba yung hindi. Kasi kakaiba kayo, makikita nila eh, kakaiba to ah. Kunwari, si Ray Ray, talagang mga kaibigan niya, puro TikTok, puro bastosa, puro alandian. Tapos si Ray Ray, wala, wala talaga. Puro Bible lang, saka puro church lang. Ano mangyayari sa mga kaibigan mo? Kapitbahay. Diba? Hindi may iwasan po yun. Kahit sa taong mga gano'n, yung mga joke nila, hindi mo tinatawanan. Diba? Kasi mga bakla nilang ano, hindi mo sinasakyan. Kasi, eh, ba't ka na? Kasi, eh, so, ngayon, mangyayari doon, ipapersecute ka, hindi may iwasan yun. Sigurado yun. Sabi dyan, karapat-dapat ka. Nagiging karapat-dapat ka. The more na ikaw ay na-persecute for righteousness sake. Hindi na sinabi dyan, pero yun na yun. Okay. Seeing it is a righteous thing that thing with God to recompense tribulation to them that trouble. So, ito na yung kabaliktaran. So, huwag ka daw maiinip kasi later, ang Diyos naman ang gagante sa'yo. Pag sinabi tribulation, hindi lang yun. Pag sinabi lang tribulation, trouble. Ngayon, ikaw tinotrouble ka nila. Alam nyo yung... Yun nga, either kung anong ginagawa sa yung mali. Siyempre, naabala ka, di ba? Pero later, ang Diyos daw nga abala sa kanila. Yun yun. Ano ba yung naranasan natin ganyan? Ha? Mga? Ha? Dini-deny ang? Soul winning. No, hindi pa yung word kasi ano yun. Eh. Yung talagang tinitira ka. Ngayon, ano yung may reset ba kayong ano? Papamiting. Ha? Papamiting na sabay sa ano. Diba? Oo, oh, totoo yun. Okay ako, hindi ko sinasabi. Pero buti sa ako may naiiwanan ako doon sakali. Kaya totoo yun. Tapos iba, di ba? Yung iba ano pa ba? Ano? Nag? Community. Ano yung community? Yung inaano na ano kayo? Nobliga. Ang dami niyan. Ano pa? Mga magulang nyo. Sino mong ano dito ng magulang? Wala nga. Ikaw, bad?
Christian. Matigas na naman, di ba? Ano, naisip kong ano. Then, naalala ko lang yung pandemic, di ba? Nung nabanggit lang ni Mother, may gusto lang magsumbong sa atin dito. Buti na lang, di natuloy. Kasi, matigas din tayo, di ba? Yung sakali lang nangyari, ganun, di ba? O yan, pasarado yan! Ano gagawin natin? So, hayaan mo lang kasi later daw ang Diyos ang magyayari, hindi naman sila ng Diyos. Actually, constant theme po ito sa Bible. And then, again, baka nagkakaroon tayo ng ano ha, kasi yung iba ganun eh. Na pag may pinag-usapan natin, ang Diyos ang gaganti sa akin. Ano, masyado na, ba't yung ganti? Huwag yun ang ganti yan. Ganun yung attitude. Eh, yun ang gusto ng Diyos nga, yung sinasabi dito eh. Okay, tsaka kailangan din natin yung kasi kahit anong sabi mo matigas na ako, hindi ako kailangan i-avenge ng Diyos. Kaso pag hindi ka ginaganti ng Diyos, anong mangyayari doon? Ano magkakaroon ka na idea sa Diyos, di ba? Na hindi siya just, di ba? Kaya minsan, maganda sa akin kasi wala pa akong kwentong ano eh. Pero isang pastor daw, pinersecute siya sa isang bansa, pinalaya siya doon. Bakit siya galit sa akin? Ay, mag-pitch lang naman ako. Wala nang pakialam kung di nila ako. Kung ayaw nila sa akin. Hindi, huwag silang makinig. Kaya hindi talaga, to the point na pinaali siya. Diniport siya. Ng ilang taon, dalawang taon nakaraan, yung presidente nung time na yon, siya pala yung ano, ginantian siya ng Diyos ang nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng, basta dinimanda naman siya pala, parang gano'n, may scandal ganyan. Ibig sabihin, hindi niya ginawa yun eh. Wala naman akong kayang gawin para doon. Kasi yun, na-persecute ako. Di sige, alis na lang ako. Nandang uli, ang Diyos ang gumanti sa kanya. Mas nakakahiya pa. Diba? Ganyan po yan. Kaya wag, ang gusto ko lang sabihin dito, hanggang matapos kasi ito, hanggang verse 9, yung mga talagang, kung meron talagang nagpe-persecute sa inyo, hayaan nyo lang. Ni huwag kayo magbalak pag ako nagkaroon ng chance. Diba? Katatapos lang natin ng ano yung great reward, diba? Persecution yun eh. Hayaan mo lang. Isipin mo lagi, para ka nagbibilang ng ano, ng reward sa langit. Lalo yung mga hindi, wala kang kinalaman, parang kanina may nire-review akong mga sinabi sa akin ganyan ibang tao. Diba kasi kinakapture ko eh. Mayroon natin taong to, sabi ko, wala na siya. Hindi ko ginantihan yun. Ayan, hindi ko lang. Men, and to you who are troubled, rest with us. So yun ang maganda kay Paul eh. Meron lagi siyang kwento. Hindi lang kayo ang na-troubled, kami lalo. So parang ganoon, usap-usap tayo. Anong ginawa sa'yo? Binatokan po ako, wala namang ginagawa. Ah, ako ginulpi. Parang ganoon eh. Parang you rest with us. Ibig sabihin, hintayin natin ang Diyos ang gumanti para sa atin. Amen? Yan ang maganda dito eh. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels. At totoo yan. Dito pag walang kinukutos-kutosan tayo, di ba? Itong mga baklan to, lalo na itong mga to. Alam mo, yayabang ngayon eh. Alam, pinapamukha na sila. Wala kayong magagawa. O yan, o, sa batas na yan. Mabuti, hindi pa. Kung sakaling mapasabatas yan, so, di parang tayo na yung kawawa dyan eh. Pero huwag kayong mag-alala, ang Diyos darating, si Jesus. Amen? Kasi sabi, with His mighty angels, anong gagawin nun? Yari sila, at again, ano to ah? Later siya, chapter 2, ano ulit yan? Second coming na naman yan. Kaya, ganun yan, pag anytime, hinahanda ko lang iba kasi parang wala akong makita dito, masyado na persecute eh. Sa ngayon yan, hindi mo alam later darating yung persecution. Anong gagawin mo? Di ba? Mag-iisip ka na bang di patas ang Diyos? Magbabago na ako ng lifestyle? Magbabawas ako ng church? Ganun ba dapat? Or baliktad? Hayaan mo lang na dumating. Hindi mo ginagantihan. Ang Diyos ang gaganti. At yung parang di mo magantihan. Matulad yung mga yan. Yung mga nagbabalak daw ngayon na yan yan. May pandemic na naman. Tsaka yung iba ay ano ginagawa ng iba, binabalak nilang ano nung pinapatupad ngayon eh, na ino-oppress yung mga belief, especially ng Christians. So, hayaan mo lang. Ihanda mo na yung sarili mo. Kasi, ang laging encouragement tayo dito, yung katotohanan naman, na darating ang Panginoon, mamatay man tayo dito, or hindi tayo, abutan natin yung tribulation,
Okay pa rin yan. Ngayon kasi darating ang Panginoon. Maulit-ulit po yan eh. Isipin mo lang, darating ang Panginoon. Nang inaapi mo ako ngayon ha, sige, sige lang. Ganun dapat tayo. Amen? Darating ang Panginoon, parang rest back, parang ganun. Pero yun talaga mangyayari. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Gagantihan sila ng Diyos. And obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. So yan, kaya ini-emphasize po dito na tayo, salamat, tayo naligtas, tayo nanampalataya sa Panginoon. Itong mga hindi naniniwala, yari yan. E paano basta yung mga naniwala din na pinipersecute tayo? E pwede mo equivalent yun. E salamat kung ligtas yan, hindi yan yung piano, pero gaganti ka pa rin ng Diyos. Amen? Yung idea dito. Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. So, parallel na po yan sa end times talaga. Amen? Kung alam yung sa end times, ano mangyayari? Itong mga to, yung mga, yan, kaya pag nababalitaan natin yan, kesyo, yung abakla, gagawing legal, hindi lang legal, sila pa yung mayabang, ano pa. Yung mga nakaka-oppress natin, yung mga Kristiyano, mga tuloy Kristiyano, ino-oppress. Magbabawalan, katulad niya, paano pag binagbawalan tayo mag-soul winning, anong gagawin natin? Ewan ko, gagawin pa rin natin. Pero mahihirapan tayo, still, sige lang. Baka hindi na rin tayo makapagayon. Katulad nung nangyari sa COVID nga, ganun yan, gagamitin lang nila yung virus kunwari. Pero ayaw nila mag-meet tayo kasi makapangyarihan itong ginagawa natin ngayon, alam nyo ba yun? Ang tagal nilang gusto nang mawala yan. Kaya ang ginagawa nila sa TV, puro pambobola, puro panglilibang, para maiba yung ating perspective sa buhay. Sa totoo lang, nilalasong ngayon, TV, pelikula, puro game show, talk show, puro ganun eh. Para lang mawala yung salita ng Diyos sa utak mo. At yung iba, makontento na wag na mag-church, di ba? Kasi nanood ka, puyat ka na eh. So, good church ka pa. Kaya yung iba naman sa kanila, sports, parang yan. Pumunta tayo nyo, di ba? Buti, Friday. Sana ba ako? So, yan. So, huwag nating isipin na kawawa tayo. Ay, kawawa, talo na tayo. Sige. Sama na lang tayo sa kanila. Sige. Hindi ganun. Laban lang. Kasi pag ang Panginoon dumating, silang tapos. Alam niyo naman yung ano dito, talagang climactic yung pagdating. Nga, imagine na, puro ganun, tataka na sila. At bawal na tayo mag-meet. Nagbaba, pinapatay ka na. Tuloy lang dapat kasi ang Panginoon ay dating. Tuloy natin dito. When He shall come to be glorified in His saints and to be admired in all them that believe in that day. So yun nga, parang pinipicture dito, sige, laitin nyo kami ngayon. Later, pag dumating ang Panginoon, siya'y mag-glorify in His saints. Ibig sabihin, yung mga hindi naniniwala, sige, hindi mag sila maniwala, eh, hindi ako naniniwala sa iyo. Eh, pero yung mga saints na naniniwala sa Kanya. Yung nagsabihin lang, eh, di, hindi. Eh, kaso, pag ikaw, pinapatay ka ng Panginoon, hindi ako naniniwala sa iyo. Yayabang ka pa ba nun? Hindi, kahit anong gawin mo, hindi ako maniniwala, eh. Yung climax, actually, masa tuloy-tuloy po ito hanggang matapos ito. Anyway, dito na tayo. So, balik tayo sa mga Kristiyano ngayon. Wherefore, also, we pray always for you that our God would count you worthy. So, binalik yung kanina worthy, di ba? Ito na. So, anong gagawin natin, Pastor? Kami, naniniwala kami dyan. Sige, kaso, alam nyo ba na napakaraming prepared ang Diyos para sa ating mga rewards? So, sino ditong, ano, masipag? Taas kamay. Namisa, meron kayong mga konting rewards, di ba? Pero lalo na sa Diyos, marami tayong rewards. Ngayon, sino din nahihiya na, ano, tumanggap ng reward? Parang wala. Pero namisa, nahihiya ka, di ba? Gusto nung. Parang dati, meron kami nabigyan dito kasi nga, masipag eh, di ba? Sabi ba naman, gusto, huwag na. Naglilingkod kami sa Diyos eh. Tama naman, kaso, kung meron, meron, amen. O, di, parang nahihiya. Ganito yung ano dito, sabi dito,
that our God would count you worthy of His calling, of this calling. So ikaw niligtas at binigyan katapatan mag opportunity na maglingkod sa Kanya. Ang tanong, karapat-dapat ba tayo? Naisip nyo ba yung word na ganun? Karapat-dapat ba akong ganito? Lalo yung church po natin, again, siguro nakikita nyo rin. Hindi naman tayo nag-iayabang, pero minsan pag hindi naman nila light, pero kinuha pa natin yung sarili natin sa iba, na mga tinatawag natin lame, okay, mga Kristiyano ba kayo? Lagay na yan, wala soul winning. Hindi nyo nalabanan yung false teaching. Ha? Contento na kayo dyan. So in a way, parang kayo lumalabas, ano kayo? Tayo. Superior eh, di ba? Again, di mayabang ha, pero still, sa ginagawa natin, di ba? Kumpara sa iba, lame na lame sila. Alam niyo may lame? Wala akong maisip sa Tagalog. So, parang lampak eh. Hina mo, weak. Ang tanong, karapat-dapat ka ba doon? Karapat-dapat ka ba doon? Ikaw magtanong sa sarili mo. Kasi iba kahit gusto nilang magkaroon ng maayos na church, wala eh. Either wala or hindi nila kaya, di ba, na ibilong yung sarili dito kasi ay, maraming dahilan. Eh sabi dito, ang panalangin ni Paul sa kanila, maging karapat-dapat sila. Tama ba yun? Nakakalilit pa ba kayo? Ako sumasakit na ulo ko pero gusto kong makuha nyo to eh. Paano nagiging karapat-dapat ang isang tao? Kunwari yan, sa basketball. Kunwari, hindi naman siya nag-practice pero siya'y nanalo. Karapat-dapat ba yun? Parang asal na asal yun. Hindi naman ito nag-practice. Na-default lang yung kalaban. Ano man yan. Diba? Nakakasal yung ganun eh. O kaya ano ba yung ano? Yung mga sports mo ngayon, dyan kayo makakarelate eh. Yan, yung sports madalas, di ba kasi nga, yung iba doon, tawag dyan, judge, yun ano lang, yung, nag-decide lang, hindi ba yung boxing, anong tawag yung nag-decide lang, hindi na knockout, anonymous decision, okay, ganon. So, if ikaw tingnan, mas magaling yung isa eh, di ba nakakasal, hindi naman karapat-dapat, so gagawin pa lang ano, ng belt. Nakakasarin yung ganun, o kaya, ano ba? Ang maisip ha. Sa school. Pag top 1, ano? Meron ganun? Tigas naman ang mukha nun. Kung meron man, sige, di ba? Kamag-anak nyo yan, ganyan, di ba? So, nakakasal. Ngayon, balik tayo sa atin na. Gusto natin, ang panalangin daw ni Paul sa mga taga-Thessalonica, maging karapat-dapat sila. Ano yung sabihin nun? Automatic ba yun? I pray na maging karapat-dapat ka. Boom! Naging karapat-dapat ka. Hindi po. Kaya ang title po natin, naalala nyo kanina, The Work of Faith with Power. Okay, upunta tayo dyan. Ganito po kasi, yan ang sabihin lang ni Paul dito, magtrabaho din kayo. Yung nagsabihin niya doon, kasi ang lalo ang Diyos, hindi naman siya, nga, parang kamag-anak ka lang kung kanino. Hindi ganoon ang Diyos eh. Kaya tayo, malinaw tayo sa dito, nabanggit lagi sa inyo na yung next na pastor yung sakali, hindi anak ko agad, automatic agad yun. Kasi alam ko na yung iba, ganoon ang practice. Basta, kasi anak ko yun, kaya yun ang next na pastor. Sira yung ano mo doon. Kahit yung mga, ewan ko, ba't yung ba't natanggap yung gano'n? Yun hindi ko maintindihan. Kasi siguro, alam ko, nasanay na, di ba? Sa politiko. Si Duterte, si Sara Duterte, baka tumakbo yan. Baka, iboto nyo pa. Ako, hindi na mo boto eh. Ano sabihin niya? So, ang panalangin ni Paul ngayon, maging karapat-dapat. Dapat nga, anong gawin dapat natin? Sige, mag-pray mo pa ako. Hindi gano'n. May mga style yung ano dito po eh, no? Si Paul kung paano siya magsalita. Pag sinaming pinapanalangin kita, Stephen, na ikaw ay maging ano, top 1. Anong isabihin ko nun? Gusto ko basta magically, basta biglang maisip mo agad, gumalaw yung auto. Hindi, ganun isabihin, mag-aral ka, maging matalino ka, magtiwala ka sa Diyos, mag-aral ka pa. Yun ang isabihin nun, amen?
Sana nakakuha niya again. Okay, so kaya sabi dyan, and fulfill all the good pleasure of His goodness. So, ibig sabihin nun. So, yung alam mo naman na gusto ng Diyos, gawin mo na. Yun yun. Amen? Yun ang panalangin ni Paul sa kanila at ganun din sa atin. Kung alam mo na dapat kami karapat-dapat, di ka man daya, at talagang i-qualify mo yung sarili mo bilang lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, na sa mga reward niya, gawin mo na at fulfill, gawin mo na. Lahat ng mabuti, lahat na magkulang. Eh, sobra na ako sa church, okay na yan. Bakasyon muna ako ng ilang buwan. Ano, sobra ang katama pa. Hindi gano'n. Ito na, yung sabi, and the work of faith with power. Ito yung gusto kong bigyan ng diin eh. Kasi nga, work of faith, inaabisado yung Galatians 3, kinokontrast nga dun yung faith tsaka yung work, di ba? At arang Romans 3 din. Pero paano yung sabihin nun? Kasi nga, ito na yung James 2, dito pasok yun. Nanampalataya ka, magtrabaho ka. Hindi yan para sa kaligtasan ng kaluluwa. Yun ang malinaw dapat dito. Pagligtas ka na, gusto mo may ma-accomplish ka, magtrabaho ka. Amen? Parang yun ang team natin ngayong buong taon, no? Kaya yung team natin is nalis na, no? Pero yun yun. Great is your reward. Hindi ka re-reward kung mandaraya ka, kung ikaw yung minimal lang yung trabaho, hindi masyadong maayos. Hindi dapat ganun. Kung gusto mo magkaroon ng reward, mag-ayos-ayos tayo sa lahat ng ginagawa natin bilang mga ligtas na. Amen? Huwag mong gawin, huwag mong pagbaligta rin. Yung iba, gano'n, binabaligtad eh. Para maligtas ka, gumawa ka, pagligtas ka na daw, hindi ka nagagawa. Baligtad na. So, yung pagbabaligta rin yun, yung, ang kaligtasan libre. Ligtas ka na, para sa reward, doon ka magsipag. Amen? Amen? At bakit power? Kasi ibig sabihin, pag gumawa ka daw na may pananampalataya, may ma-accomplish ka sigurado. Okay, ano ba yung power? Eh, usong-uso ngayon niya. Bakit yung mga bata gustong-gusto yung mga superhero? Ha? Kasi kunwari, malakas. Sa pitik lang, puy, lakas oh! Ganyan yung mga palabas ngayon eh. Yung isang tuntok lang daw. Tapad? Malaking impang. Hindi kasi nakakamangha kasi. Pero alam nyo ba yung power dito, hindi po yan ang... Kung katulad ko kayo na medyo na brainwash sa mga ganyang palabas, alisin nyo yun. Ibig sabihin ng power, ibig sabihin kayang gawin. No, tingnan natin sa dictionary. The capability to accomplish something. Parang ganun yan eh. Power, physical strength. Hindi yung parang magic. Hindi ganun. The ability to act or produce an effect. So may gusto kang magawa, ma-accomplish. Ang problema, wala kang pananampalataya o hindi ka naniniwan, eh, mangyayari yan. Ano ba sa atin muna? Hindi, sa inyo muna. Yung mga, yan, hindi ako makakatapos. Yung ibang ganun, pag ganun ng, ano, hindi ako makakatapos. Ayaw mo na eh. Wala ka ng tiwala agad eh. Hindi ako makakuha ng maayos sa trabaho. Itsura ko. Wala akong alam. Kaya nga, damihan mo yung alam mo. Diba? Huwag ka namang... Ang tawag ni Pastor dyan, lantutay ba yun? Lalo nga kami, alam nyo ba, ang hirap nung mag-pastor ka? Sana nakikinig kayo kayo, Pastor, nun. Alam, makikinig ka lang nung mag-anong kwento, ang dahil mo kukuha eh. Nung iniisip ko dati dito, anong gagawin ko, paano to? Parang wala namang, at least sa trabaho kasi ni-specify ito yung gagawin mo, ganyan eh. Mag-pastor kami sa walang detalye bibigay sa'yo. Lalo ako, job description. Eh, nung umalis nga ako doon, medyo nag-atalunan pa kami, paano yun? Diba? So, pero tiwala lang. At syempre, trabaho. Amen? Amen. Ang sasabihin, ayan, so, hindi, power. Ayan, power. So, yung pananampalatayang nananampalatayo na nagkatrabaho ka, parang ganun eh, yung basketball na naman tayo, ito yung madalas eh. Kasi alam mo, nag-basketball ka, magaling ka nga, magaling din yung kalaban mo. Paano mo tatalunin? So, minay-observe mo lang, may napanood akong ganyan. Di ba? Hinang-hina na yung pagtambak na. Wala na to. Tambak na tayo eh.
So ano pa ba yung mga mahirap na gawain? Gagawin. Parang ganun, parang uphill yung battle mo, di ba? Tayo, pag nakikita natin yung mga tao, kumbira yung Catholic, yung sarap ng buhay ng pari na, kumbira, minana niya lang ng Pilipinas, lahat Catholic. Tapos, wala siyang gagawin doon. Huwag nababasa ko yung sa Inquirer, tsaka sa ABCB na may panalangin pa. So, ito po, Panginoon, ang panalangin namin. In a way, nakakaasar na ewan, di ba? Kasi meron din pa ang friend na gano'n, sabi niya. Kasi naano ko lang yung post ng mga anito niya eh. Sabi ko, naku, galitan Diyos dyan. Naku, mga ba, respetuhan na lang. Paano na itanim ng mga ganong idea? Sa, eh, simpleng-simple yun. Paano yun? Ewan ko. Hindi, matagal. Matagal nilang ginawa yun. Ngayon, paano tayo? Yun ang tanong. Paano malalabanan yun na... Pag sinabihan mo ng totoo, ito na nga yung sinabi ng Bible, ayaw pa rin maniwala, ikaw pa yung masama. Parang uphill yung battle, parang nakapanghina. Diba? Paano yan? Hindi, manampalataya ka lang. And then, syempre, magtrabaho ka. May ginagawa natin, basically. So, tuloy lang. Ang ginagawa natin, soul winning, aral, apply, patience sa mga kahit sa mga kapatid. Sa dami nung yun, tinitingnan ko nga yung mga old pictures natin. Ito, nasa na to, ito, ginawa natin ng mabuti. Lahat yun, ginawa natin ng mabuti. Tinuruan, inalalayan. Ngayon, ewan, ang hirap na ibalik. Wala kang ginawa masama doon. Sila pa yung gumawa ng masama. At kinalimutan mo na nga lang eh. Para lang, ano, di ba? Paano natin gagawin yan? O dapat, nagtatrabaho, pero may pananampalataya. At may pananampalataya, may kapangyarihan yan. Amen? Lalo na kasi ako personally, ganun din ako eh. I mean, lagi ko iniisip noon, yung mga ilang taon ako sa church, parang, ba ito? Anong nangyayari dito? Nakikinig na lang ako niya. Yan na ba yun? Parang, madalas nangihinaan din ako sa mga preacher eh. Siguro may purpose din. Kaya pag nangihinaan ako sa preacher, ay kung hindi dapat ganyan eh. Dapat ganyan eh. So yun pala, nag-work na sa akin ng Panginoon doon. So, pero, nagpapasalamat din ako sa kanila kasi nga, nakita ko doon, eh, ang hirap nga nun eh. Kung nagkulang sila ng konti sa'yo, parang ganun ang dating nun eh. Salamat ka na lang. Eh ngayon, pag ako na nag-preach ngayon, patay, ang hirap pala. Mabuti kung church nga. Eh, siyempre, kahit na paano, nakita ka lang yung mag-amen yan eh. Eh, paano pag, di ba? Ano kung medyo hindi mo kasundo or yung doctrine, medyo hindi nila familiar. Eh, lalo na pag nasa labas tayo. Diba? So, gano'ng kahirap yun. Pero kaya nga sinasabi ko, manampalataya ka, may kapangyarihan yun. Lalo pag pinapalataya, obviously, salita ng Diyos. Kasi iba, pag nag-ano ka lang, may nakikita rin tayong gano'n, di ba, na pinoproject yung sabi ating confidence. Pero hindi naman totoo. Either hindi totoo or kunwari lang. O, ganyan yan, ganyan yan. Kaya pag konting subok lang, challenge mo lang, offended na yan eh. Ngayon, kaya nga ang pag preparation talaga dito sa faith, siyempre, yung doctrine. Anong pananampalatayaan mo kung hindi mo alam in the first place? So, dapat siguraduhin mo, tama yan, and then, pag nakita mo tama yan, ito talaga yung sinabi ng Diyos, trabaho na. Maniwala ka doon, trabaho, and then ang katumbas po nun, may kapangyarihan yan. Yun ang totoo doon kasi nga yung iba ang power ng ng iba ganyan, pera eh, ganyan eh, pabonggaan yan eh. Ganun po talaga yun. At sabi nga sa inyo, yung mga binabasa ko lang yung article kasi nga, nag-aaralan ko kahit di pa akong kapasto na, gusto ko lang malaman. Inabasa ako isang article, sabi niya, ang mga, sabi yung tanong doon, why small churches will remain small? Yung mga ganun eh. Ang tindi sa ang gusto ko, binasa ko lang. Ayun, nakita ko yung mga kasinungalingan. Parang kahit mga corporation, gusto nila ganun, big lang. So, malaki, umpisa pa lang, malaki na yung puhunan, then, saka sila mag-isimula doon. Pero again, nakita ko rin, hindi rin totoo yun. Ang dami na nagbagsakan ng ganyan. Eh. So, kaya maniwala ka na lang sa tawag dito sa pattern ng Diyos. Pag sinabi niya, okay anak, ganito yan ha. Siguraduhin mo lang na yun ang instruction niya. Pag sinabi niya, patang sa atin dito, yun. Ginagawa natin yung
sinabi ang salita ng Diyos, parang wala masyado risuta, inaasar ka pa, patuloy ka lang. Amen? At kaya nga, ano ba yung church? Kaya ako tinitingnan ko kayo isa-isa eh. Ganun yung aking nag-umuni-muni ako after ng anniversary. Na-bless ba sila? Ano kayang ano? So naman, na-accomplish natin for 5 years bukod sa soul winning. Iba yun eh. Salamat sa Panginoon doon. Eh sa atin, sa bawat isa sa atin. Yun ang tanong. Tumitibay ba tayo? O baka naman kahit 5 taong ka na dito, isang ano lang sa'yo ng satanas eh. Ipain lang sa'yo, di ba? Lalo yung mga ladies natin, madalas ganun eh. Painan ka lang ng pogi dyan eh. Ano, tapos na agad ang usapan. Ang hina mo naman. Amen? Ganun din yung mga lalaki. Di ba? Sige, sasagutin ka na dapat may iglesia ka din ni Manalo. Sigurado yan. O, sige na. Ang hina mo naman. At kaya tansya-tansya ko kayo, naututo kaya itong mga to. Sana lang. So, anyway, tapusin natin dito. Bakit daw dapat mangyari lahat yan? Magtrabaho tayo. Maging karapat-dapat tayo. Gawin yung mabuti. At manampalataya na may kapangyarihan. Bakit? Para that the name, pakibasa niyo po, ready, go. That the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Okay, so yun nga, yun si Pastor Lito, no? So yun ang panalangin natin, di ba? Mabless siya sa atin, at mabless tayo sa kanya. Ganun yan lagi. Tsaka yun nakikita, kaya pumuputayan mo dito, kaya wala nang makukuha dito sa atin eh. Wala nga akong ano, hindi mo naalala ko kasi wala nang budget, kaya binigyan ko na lang ako ng gift. Maganda naman yun. Kaso, na-bless naman siya sa atin, amen? Ganun din siya sa atin. Ito, baliktad naman sa Panginoon, mag-glorify daw ang Panginoon sa atin at tayo sa Kanya. Ganun yan, laging balikan po yan eh. Amen? Tanong yung sarili mo, paano mag-glorify si Jesus sa atin? Sa'yo. Paano? Peter? Pag? Paano mag-glorify si Jesus sa'yo? Nang? Mabuti. Okay. Parang walang agana-gana. Tama yung salita pero walang power eh. Tama yun. Yun na nga yung sagot. Maglingkod ng maayos, ng mabuti. Pag nakita ka nun, talagang Panginoon, di mahihiya sa atin. Amen? Lalo pag yan, soul winner, lalo na. Ang tapang mo, tuloy-tuloy, tapat. Hindi lalanta-lanta. Ang Panginoon itataas, ibig sabihin niya, tagasunod ko yan. Amen? Amen? At ganun naman din daw tayo sa Kanya. Eh bakit tayo mabibless, mag-glorify tayo sa Kanya? Kasi pag nag-glorify na siya, sabi mo, yung Panginoon ko yun eh. Kasama ako dyan. Dati, inaasal nyo kami ha. Ngayon, paano kayo? Lalo tayo magupuri nun. Eh, paano pag hindi ka masyado naglingkod ngayon? Paano? Yun ang tanong. Uy, dumating ang tayo, maikiganyan ka. Wala ka namang ginawa eh. Yun ang ano, nakakalungkot na nakakahiya, di ba? Parang... Eh, basketball na naman. Parang ganun. Uy, manalo tayo! Manalo tayo! Ikaw nagpasa... Munti ka na tayo matalo. Maayos sa'yo eh. Eh, parang ayaw, nakakahiya, di ba? So, mas maganda, nakakontribute ka pag nag-rejoice kayo ngayon. Oh, yeah! Oh, ikaw, may ginawa ka rin. Di, ikaw magaling. Ikaw magaling. Ah, magaling tayo lahat. Masaya na, ano, di ba? Hindi ikaw, hindi ka na matalo dahil sa akin. Ito, sinasabi ng Bible, darating siya ulit. Sigurado siya panalo, sigurado talagang, parang, panalo, winner. Ikaw, anong ginagawa? Yun ang tanong. Mag-glorify ba ang Diyos sa'yo? Umapahiya siya sa'yo? Yung tanong. So, ang pinaka-message natin, yun lang nga, manampalataya, magtrabaho, and then yung mga bagay na hindi mo kasi kayang gawin, katulad nung sa soul winning, gusto kong maniwala siya, gagalingan ko yung salita ko.
Diba? Maganda naman yung kaso. Hindi ganun talaga pagdating sa ano eh, salita ng Diyos. Hindi ganun siya eh. Siguraduhin mo na totoo yung sinasabi mo. Plus, yun, matotohanan. Pero bandang huli, yung may power doon pag kumilos ang Panginoon. Eh, bakit nga na siya? Ba't nila siya laging kumilos? Eh, gusto niya naman kaso, yun nga, hindi ka takarapat dapat eh. Imagine mo, mag-soulwinning ka, gusto mo maraming maligtas, hindi mo kinabisado yung verse, for example. Ang labo mo magsalita eh, pag ganyan-ganyan kayo. Pwede at least yung kaya mong gawin, gawin mo. Amen? Amen. Yun yun. Ano pa? Consistent ka. The more na consistent ka soul winning, for example, the more na makukuha mo yan eh. Makikita mo, ma-observe mo yung mga tao eh, nahihilo pala siya pag ganyan yung discounting ko. Huwag mo nang gawin. Diba? Ay, ito, maganda pala pag ganito yung pagkakasunod-sunod. Ay, maganda pala, nakikinig pala sila pag alam nila may confidence ako, diba? Eh, kaysa naman yung ano ako, nainiwala ka ba? Hindi ka nainiwala. Yung ba sa atin, nang-aasal pa eh. Iwasan niyo yun, ha? Diba? Pinuntahan mo sila doon, aasarin mo lang. Pag hindi nila kaya sagutin, bigay mo yung sagot. Okay, pero mamaya, dahil alam mo medyo hindi nila ano yun, i-review mo lang, ganun. Hindi yun. Mukhang ano dyan, ako magaling. Amen? Ano pa? Pasok ko na lahat dito. Yan lang yung sa pag-awit nyo. Ako medyo nahihiya kasi sabi, ganyan mga nakakakita na natutuwa eh. Kasi pag medyo metiguloso rin yun, nakititignan nyo iba, hindi naangiti oh. Ano yan, tumutugtog. Samba ko lang mukha. Iba naman, hindi tumitingin talaga. Kaya nga pinapanood natin dito, panoorin mo rin sarili mo, kaya-aya ba? Ganun lang yan eh. Pag medyo magandang tingnan, di ibig sabihin, yun ang pagpatuloy mong gawin. Amen? Ano pa? Masok na natin lahat. Ano yung mga mahirap pero kailangan gawin para mag-glorify yung Panginoon sa atin? Yan ang pinakatagal soul winning. Pero gusto ko ipasok ulit yung nakita nyo yung nangyari dito. Diba? Bakit sila pinapersecute? Sige nga. Anong klaseng paglilingkod kaya meron tong mga to? Sino may mga pinapersecute yung kinagagalitan? Again, huwag mong pagtay na agalitan ka. Pero yung madalas, kinagagalitan ka talaga. Anong ginagawa ng mga taong kinagagalitan? Na tama. Ha? Ha? Ano nga? Anong ginagawa? Matapang, ano yun eh? Adjective yun. Anong ginagawa niya? Na kinagagalitan siya. Na tama, ha? Obviously. Nagsasabi ng totoo! Huwag mo sabihin, masakit yan eh. Sino nagsasabi nun? Diba? Yun talaga, i-risk mo yun eh. Huwag mo sabihin. Huwag mo usapan. Kailangan ito mag-uusapan. Ngayon, again, naiintindihan ko yung hirap niyan sa totoo lang, lalo sa inyong mga bata. Kahit sa amin din, ni ayaw natin kahit konting clue na maasal sa ating tao kasi alam natin yung iba, napaka, pag nagtanim ng galit yan, nako, wala na yan. Forever na yan. Eh, paano nga? Hindi ka magre-risk? Ngayon, so ganun din lang sa paglilingkod, ha? Nabagin natin kanina yung maayos yung presentation, representation, maayos. Nabagin natin kanina na soul winning, very important, amen? Ganun din, alam nyo ba, trabaho natin, ano, labanan yung false doctrine na marami nang hindi na gumagawa ngayon yan. Ang gagawin lang nila, ito yung tama, ito yung tama. Eh kasi yung idea ng mga tao ngayon, pag hindi mo sinabi yung mali, okay, tama yan. Ito, sa amin, ito yung tama eh. Ha? So kailangan banata mo yung mali para maging malinaw. Amen? At talagang pag binanata mo kasi yung mali, magalit man sila sa'yo, hindi nila makakalimutan at least. At pag hindi ka na pakinaan yun, hindi ako pa, iwasan ako yun eh. Hindi ka makakalimutan nun. Hindi, gagawa na ako ng masama nun. Yun ang risk dun eh. Kaya sabi yung pinag-usapan kanina eh, persecution. Kaya mo, ganun talaga. Pero makakarating again yung message. Amen? At lalo na pag marami tayo. O paano yan? Ang perfect example sa mga bakla nga, di ba? Imagine mo lahat tayo, eh, hindi, huwag mo sabihin yung mali. Mali yun, alam ko mali yun, pero huwag mo na sa...
titigas yung mga mukha niya, no? Hindi naman magsasalita yung mga ngayon eh, kasi mabait yan eh, tayo, mga kapalmuha natin eh. Diba? Kaya yun natawa ko sa, sino ba yung drag queen dito na kayo persona ng grata, no? Dapat lahat ng bakla, ganun eh. Siya lang kasi, inatake niya yung Katoliko. Sabihin, kailangan pang gawin nyo para mandiri ka doon. Ganun nga ang attitude naman ngayon eh. So ngayon, ganito gagawin natin. Pag marami sa atin, nanililinaw natin yan, ha, ina-express natin yung disgust natin yan, ayun, kadiri naman yun, pangit naman yun. The more natatakot yung mga yan eh. Yun ang sabi ko dito. Ganun din sa mga post-doctrine. Pangalanan mo, mga Calvinist, ganun agad, asari mo agad. Hindi yung mga Calvinist din yung iba. Bakit nga sila Calvinist? Eh, kalokohan nyo, maling-mali yun. Yan. Eh, kagagalitan ako eh. Eh, yung pre-trib, bawihan mo na yung pre-trib. Ano yung mga iniiwasan natin? Eh, basta Kristiyano, basta Baptist. Trabaho natin yan. Hindi ko sinabing mahalin nyo na kayo ay, na persecute. Obviously, hindi. Wala naman taong ganun eh. Men? Pero iba kasi ganun na rin. Parang nasanay na rin. Huwag mo yung mahalin yun na kayo kaasaran, pero kailangan okay lang. Amen? So, trabaho tayo. Amen? May pananampalataya para may power yung ating buhay. Ating mag-6 years na tayo. Imagine yung church na walang ginawa kundi ano, wala, kasundo lahat. Anong impact nun? Wala rin. You like our page, you like it. Hindi, ayoko yan. Ganun talaga, may mga magdi-dislike dyan. Kaya gusto ko, may mag-bash pa dyan. Bahala sila, at least nakikita nila. Ayoko mangyari sa atin yung parang iba lang na, alam mo yun. Wala lang, church kayo, church kami. Wala lang, parang tawag dyan, neutralize lang tayo. Hindi ko gusto yun. Again, hindi naman tayo kailangan maging rude. Pero sa iba, parang good na rin yun eh. Matotohanan. Anyway, sige po. Tuloy natin. Amen? Umpisa natin yung 6 years natin ng with a bang. Ganun pa rin naman. Actually, wala akong naisip ngayon na bagong gagawin natin sa ginagawa natin lahat. Meron pa ba? Wala na akong maisip eh. Pero baka may maisip kayo. Ganito na lang. Salit na isang oras, dalawang oras na yung mga preaching niya. Gusto niyo ba? Parang walang makaano. Walang makaim. Hindi ko rin kaya yun. Anyway. Sige, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong tapatan pa, Panginoon, sa amin. Sa 5 years, Panginoon, I pray na as we start this new book ng series, makita namin namin sarili din sa kanila, kung paano sila pinagpala niyo, Lord. Sinubok din sila, but katulad dito sa pinapangako dito, Lord, sa chapter 1, malinaw na muli ang pangako, Panginoon, especially sa mga persecution, mga pagsubok. Kayo po yung mag-a-avenge, especially sa mga tao, Lord, na talagang titirahin kami sa paglilingkod sa inyo. Yung positive kami dito, Lord, nakating kami lagi sa pangako ni Lord na isang araw ay kayo po yung gaganti para sa amin kung sakali man na kayo po yung persecute to the point na hindi ka magaganti, Panginoon, sa panahon ngayon. So, but I pray, especially mga bago pa lang, Panginoon, encourage you po, Lord, sila. Makita namin na kayo po ang panalo bandang huli. May paraan naman, Panginoon, na maybe makapaglingkod ng at least yung iba, Lord, na medyo takot pa, Lord, na persecute. At least makita lang nila na ito po yung actually worth it. Kung mapagalitan kami, Panginoon, at least yung message, Panginoon, ay maintindihan ng mga tao. Ito po yung sapat na, hindi namin kailangan ng napakaraming kaibigan. Kailangan lang namin ay kayo po, Lord, na nag-bless sa amin. At mga konting kaibigan din, marami rin naman yan. Mga kasundo namin, mga kasama. So, yung na po, Lord, I pray sa aming bago series, Panginoon, samahan niyo po, Lord, kami. Makita namin, Lord, yung mga pagkapala dito, Lord. So again, sa maraming bagay, may pagpala sa aming katabaho, mga pamilya, Panginoon, relationships, career, mag-aaral, Panginoon, kayo pong lalati. Lalaan niyo po si Daddy, Lord, sa alala, Lord, na napalandol lang dapat magampanan, na-accomplish, Panginoon. Ingatan niyo po yung bawat isa sa maraming aming pagdadaanan. Now, Lord, kaya malulati in Jesus' name we pray. Amen.